mga ka-music. Kumusta po? So bago tayo mag-umpisa, shout out ko muna po itong si Kuya Simon Thomas Aguinaldo. Yeah! Ang isang napaka-poging prinsipe na 2 years old pa lang pero magaling ng mag-drum. So muli, shout out po tayo sa kay Kuya Simon Thomas, Kuya Tommy. So ayan mga ka-music, start na po tayo. So ayan, kamusta po ulit mga ka-music? Nagpapatuloy tayo sa pagtalakay ng mga bagay-bagay tungkol sa pagiging isang musician. Pero sa video ito, kung sakaling musician ka man, o nangangarap pa lang na maging isang musician, o simpleng nadaanan mo lang itong video ito, ini-invite kita na tapusin mo itong video na ito kasi ang tatalakayin natin ay para sa ating lahat, kahit na sa konteksto ito ng pagiging isang musician pa rin, pero alam ko na marami kang matututunan sa video na ito. So ang topic natin ay bakit kinakailangan magtuloy pa rin ang pangarap mo kahit na sa kabila ng mga paghihirap. So, simulan na natin. So, ayan. So, sa bansang Pilipinas ay talaga masasabi natin na nagkaroon ng napakaraming hindi magagandang pangyayari sa loob ng isang buong taon ito ng 2020. So lahat naman siguro tayo aware sa mga nangyayari. Sa January pa lang, nag-umpisa na yung pagputok ng Bulkan Taal. Then sabi nga nung napakinggan ko sa radyo eh, yung palang pagsusuot nila ng face mask, ay practice lang pala yung kasi magkakaroon pala ng pandemic. Na magiging halos kadikit ng anang katawan natin yung face mask at yung face shield. And then ano pa, sa mga huling quarter naman ng taon, akala natin is papatapusin na lang natin kung 2020, ayun pala is magkakaroon pa ng mga kalamidad, mga bagyo. And then kita naman natin na marami tayong mga kababayan na naging affected nitong mga kalamidad nito. So, sa lahat ng mga nangyari sa atin, sa tingin mo, yung mga pangarap mo, kailangan pa ba siya magtuloy sa kabila ng mga paghihirap? So, mga ka-music, ano, bibigyan ko kayo ng tatlong dahilan kung bakit kinakailangan pa bang magtuloy yung pangarap mo kahit pa may paghihirap. So, ito nga yung una. Kasi sa bawat paghihirap daw, mayroon pa rin tayong bagay na pwede matutuhan. Napaka-importante na mayroon tayong natututuhan sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin. Kasi, di ba sabi nga, experience is the best teacher. So, para sa akin, hindi lang yung basta maranasan mo lang isang bagay, doon ka lang matututo eh. Kasi kung minsan yung karanasan din ng iba, pwede kang matuto doon. Pwede kaya, minsan ilalagay mo pa lang yung sarili mo doon sa kalalagayan ng iba, doon pa lang matututo ka na eh. Malalaman mo na kagad kung ano ba yung dapat na hindi mo ginagawa para hindi mo maranasan yung ganong bagay. O di kaya, matututuhan mo na kung paano makipagkapwa-tao kasi yung ibang kapwa mo eh, may pinagdaraanan na mas mabigat kasi sa pinagdaraanan mo. O di kaya, masyado tayo nakapokus sa sarili natin, akala natin lahat ng mabibigat na pangyayari sa buhay is tayo na rin nakakaranas nun. Hindi natin alam, mayroon pa palang nakaranas ng mas mabigat kaysa doon sa pinagdadaanan natin. So ngayon, ang importante is sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, mayroon tayong natututuhan. For example, halimbawa, yung itong panahon ng pandemic, ilan sa atin ang may mga natutuhan? Diba, iba may natututong magluto, natutong magtanim ng halaman, kung ano-ano pa mga natutuhan nila. Ako, medyo natuto naman ako ng pagtugtog ng jazz. Kumbaga, hindi rin nasanay sa akin itong, hindi rin nasayang sa akin itong panahon ng pagla-lockdown sa atin. Kasi kahit pa paano, nagkaroon din ako ng oras na mag-practice, ganun, na
Alam mo yung focus ka lang yung sa sarili mo. Kasi alam mo na kahit meron kang gustong puntahan, hindi naman pwede. Ang mga ganung mga bagay na kung pwede tayo may matutuhan. Kasi alam mo, kuminsan, yung pagkatuto natin sa isang bagay, nasa tao din yun eh. Kasi karamihan sa atin, namimili tayo ng bagay na kung pwede magturo sa atin. Kahit ngayon tao na pwede magturo sa atin, pinipili natin. Ang gusto kasi natin yung i-encourage tayo, yung aaluin tayo. Diba? Ano ang gawin mo? Ini-encourage kita maging ganito pa. Ganyan ang mga gustong-gusto natin, diba? Meron din natin alam, kahit yung mga kritisismo sa atin, pwede din palang maging paraan ng pagtuturo sa atin, diba? Kahit yung mga kaaway natin, diba, nagsasabi sila ng mga bagay na negative tungkol sa atin. Ang totoo yun, ayaw lang natin tanggapin, pero malaki ang posibilidad na yung mga sinasabi nila sa atin, mga totoong bagay naman tungkol sa atin. Ayaw lang natin tanggapin kasi kaaway natin sila. And then, ano pa? Namimili tayo ng mga pagkakataon na dapat sa ganitong paraan tayo matututo. For example, yung mga bata na nasanay sa face-to-face na learning, kapag ka daw naka-online, wala daw sila masyado natututuhan. Kung minsan, parang totoo din sa kabilang side. Kaya lang, kinakailangan talaga natin mag-adjust eh. So, yung pag-araw natin ng mga bagay na matututuhan, kahit na limitado lang yung pwede natin puntahan o kaya limitado lang yung oras natin, kuminsan nasa sa atin na rin yun. Sa ngayon ha, pero siyempre, marami pa rin po pwede mangyari sa mga susunod na pagkakataon. So, ayun. So, adjust lang muna. So, isa pang bagay tungkol sa pagkakatuto natin sa mga bagay is, ayun nga, siguro, bakit ka hindi natututo? Una, marahil namimili ka ng bagay na gusto mo na matutuhan. Hindi yung lahat ng mga bagay na hindi mo pa alam pwede mo matutunan, kundi ikaw mismo yung namimili ng bagay na gusto mong matutuhan, gusto mong ituro sa'yo. Diba? Hindi lang yung paraan ng pagtuturo ang gusto mong piliin, kundi pati yung dapat mo matutuhan, ipinipili mo rin. Saka isa pa, kung bakit kaya siguro hindi natututo, marahil ikaw yung nagbabayad dun sa nagtuturo sa'yo, diba? Na kapag ka nagturo sila ng hindi mo gusto, pwede mawalan sila ng trabaho dahil nagturo sila ng ayaw mong marinig. Ayun. So, pangalawang bagay kung bakit kinakailangan magtuloy pa rin ng pangarap kahit na nasa gitna tayo ng paghihirap ay... Ayan, kasi hindi pa natatapos. Hindi pa ito ang katapusan. Kumbaga, di ba, bakit nagkukumahog ngayon ang lahat ng mga kumpanyang gumagawa ng bakuna kontra COVID-19? Kasi hindi pa ito yung katapusan eh. Kaya sila nagdi-discover pa kasi alam nila na matatapos din ito. At malay mo, iniisip nila na maaaring sila yung maging dahilan ng para itong pandemic na to is matapos na. So, positive thinking pa rin sila, bagamat alam natin na payaka. Ayun, pero hindi eh. Talagang hindi pa talaga ito yung katapusan. Kaya kung may pangarap ka man sa buhay mo, ano man yung pinagdaraanan mo, pwede ka pa uling mag-umpisa. Diba? Kahit nasabihin natin na itong bagong magkaroon ng pandemic, nag-uumpisa ka nang tuparin yung mga pangarap mo. Tapos nung nagkaroon ng mga, ito nga, yung mga hindi natin inaasahan, hindi magandang pangyayari sa buhay natin, masasabi mong gumuho yung pangarap mo. So, ayun, pwede ka namang mag-umpisa ulit, diba? So, kung nangangarap ka maging musician, pwede mo siyang umpisaan ulit. Kahit na medyo mahirap ang makahanap ng pagkakataon, lalo na kung halimbawa, isa ka sa mga nasalantahan ng baha, nasa evacuation center, kaganoon. Hindi ko alam kung ano sitwasyon mo ngayon. Ikaw lang yung pwede magsabi kung ano yung specific na paghihirap na meron ka ngayon. So, ini-encourage kita na, in generally speaking, pwede kang magsimula ulit ng isang bagong simula. Diba? So, ayun. So, ito yung pangatlong bagay ay... Ayan. So, ang pangatlong bagay is, ang Diyos daw ay makapangyarihan. Kasi ang ilalagay ko sana dito sa pangatlo is,
lahat ng nangyayari ay kalooban ng Diyos. Kaya alam, masyado ng gasgas yun eh. Kuminsan kasi ang nangyayari ganito eh. Gagawa ka ng isang bagay na alam mong hindi maganda. Tapos kapag kami naging epekto ka na hindi mo rin gusto, eh sasabihin mo yun ang kalooban ng Diyos. For example, alimbawa yung ano. Alam mo naman sa sarili mo na kapag ka nagputol ka ng puno, eh po pwedeng maging dahilan yun na pagbabaha. Diba? Ang basic-basic naman yun. Kahit nung elementary pa lang tayo, o kahit nung bata pa lang tayo, o kahit manood ka lang ng television, alam na alam mo yung epekto ng kapag ka nagpuputol ka ng puno. Pero ano nangyayari? Meron pa rin mga gumagawa ng ganung mga bagay, diba? Tapos ano, anong sasabihin nila pagka ito na yung mga diluvio na ito, mga nakakanasan natin? Ano, kalooban ng Diyos? Diba? Pero kaya nga inilagay ko dito sa pangatlo eh, ang Diyos ay makapangyarihan. Kasi nga, alam mo yon na wala kasing po pwedeng kontrahin yung kapangyarihan ng Diyos eh. Diba? Kung ano man yung naging ginawa natin, epekto man yan ng mga naging ginawa natin nung una, o ano man yung nakakanasan natin na naging epekto ng mga ginawa natin nung una, eh, Diyos pa rin ang may kakayahang magturo sa atin ng mga lesson, Diyos pa rin na may kakayahang mag-ahon sa atin sa kung ano man yung sitwasyon na mayroon tayo ngayon, di ba? So, ando dun yung kapangyarihan ng Diyos na hindi natin po pwedeng kalabanin. Una pa nga lang eh, nung ginawa ng Diyos ang nature, di ba? Kapangyarihan na niya yung ginamit niya. So, mismong yung nature din, may kapangyarihan din na hindi natin pwedeng kalabanin. Kasi siya yung gumawa nun eh. Kumbaga, inilagay ng Diyos yung rules ng kapangyarihan niya doon sa mga nature na yun. For example nga yung sabi ko nga kanina, basic rules is kapag ka nagputol ka ng puno, pupwede na kapag ka dumating ang mga kalamidad na halimbawa bagyo, ganun, eh walang puno na sisip-sip ng mga tubig para maiwasan ang pagguho ng lupa o kaya pagbabaha. Mga ganun mga bagay pa. Siyempre, sa mga ibang sitwasyon naman, may ibang rules naman na i-apply doon, di ba? Na, for example, yung para hindi ka mahawa ng sakit, so kanakalang, mayroon kang minimum health safety protocol, mga ganun-ganun, na kinakailangan mong sundin. So, mga bagay ba na masasabi natin na ang kapangyarihan pa rin ng Diyos is nandoon sa atin. So, pwede nating siya maranasan, pwede nating hilingin sa Panginoon na bigyan tayo ng kakayahan para mapaglabanan o mapagtagumpayan itong mga pinagdaraanan natin. And siyempre, higit sa lahat, sa atin, tayo, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos na magdesisyon sa buhay natin. Diba? Nasa sa atin yung kapangyarihan na lahat ng bagay ay pwede natin gawin para yung mga susunod na pagsubok ay hindi na natin siya makaranasan. Nasa sa atin din yung kung paano tayo alam mo yun, yung mape-prevent mo siya. Diba sabi nga, prevention is better than cure. Diba? Mas mahalaga yung, mas maganda yung ang isang bagay eh bago pa mangyari, kaya mo na siyang iwasan kaysa sa kung paano mo siya lulusutan kapag kaando doon ka na. Mas importante pa rin yun. So, ayun, mga ka-music, so, salamat sa panonood mo ng video na ito. Sana may natutuhan ka kahit wala. Pero ayun, ano, if ever lang na mayroon kang gustong idagdag o di kaya mayroon kang topic na gusto mo pag-usapan natin sa video na ito, eh, ano pa ba? Mag-comment down below ka lang, ano, at malay mo, yung mga susunod mong ipo-comment, eh, ma-topic natin, o di kaya yung mga suggestion mo, o kaya yung iba mo pang mga pwedeng idagdag sa mga sinabi ko, eh, makatulong din sa mga ibang babasa nito. At yun din nga pala, kapag may tanong ka, ilagay mo na rin dun sa comment mo. So, ayan. Maraming salamat at ano pa nga ba? Ayun na, wala na, nakapag-shoutout na ako. So, ano man bahagi ng buhay mo, ang musika lagi may dalang hiwaga. Kami po ang Leno at Musika. Experience how music brings you magic. Hashtag, music with Leno. Bye-bye!